sa Binondo, Maynila, naaresto na ang top one most wanted person dahil sa kasong pagpatay sa kanyang kumpare. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Kalaboso ang isang lalaki na higit isang taong nagtago dahil sa pagpatay umano sa kanyang kumpare sa Binondo, Manila noong September 2023. Tinaguri ang top one most wanted person sa district level si alias Darwin. Pero umamin man noong una si alias Darwin sa Manila Police District, agad naman itong kumambyo nang maharap ito sa media. Hindi niya raw ito magagawa. Matatanda ang nabalita noong nakaraang taon ng isang shooting incident sa Parola compound sa Binondo, Manila. Binasaan po nila ako ng nakapatay daw ako. Wala naman po kung alam na nakapatay o ano eh. Dagdag pa ni Darwin, wala raw siyang baril para gawin ng krimen. Ani nga, imposible itong mangyari, lalo't nakakulong raw siya noong mga panahong iyon sa kasong kaugnay ng droga. Subalit positibo ang mga kamag-anak ng biktima na si alias Darwin ang bumaril. Pinuntahan namin ang looban ng parola sa Barangay 275 Zone 25 kung saan naganap ang pamamaril. Personal naming nakita ang lugar na pinangyarihan sa lugar na ito. Nagbabara pa umano ang biktima nang biglang napitan ng sospek at barilin sa likurang bahagi, partikular sa batok. Ayon pa sa kaanak ng biktima, mayroong testigo sa nangyaring pagbaril. Masakit po sa amin kasi kumpare pa po namin yung pumatay sa kanya. Before po kasi siya binaril, may pagbabanta na po kasi sa kanya. Hindi lang po niya nabanggit sa amin. Kaya po nagulat din kami na nangyari sa kanya. Bali, utang daw po yun. May utang daw po sa kanya. Medyo malaki ata po, pero hindi naman po sinasabi sa akin na may atraso siya. Sabi naman sa Manila Police District, hinainan ito ng warrant of arrest ng Manila RTC Branch 12 noon pang December 22, 2023 at dahil sa pinaigting na intelligence-driven operation, nahanap ang akusado sa Bulacan. Malamang kung itanggi niya man yan, pero malakas yung ebidensya laban sa kanya at doon sa kanyang warrant of arrest, walang nirekomendang piyansa. Kasong murder ang nakasampa laban kay alias Darwin. Payo ng mga barangay officials, lumapit sa mga otoridad sakaling makatanggap ng anumang banta para di na ito humantong pa sa isang malagim na krimen. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.